دبي، Oh, Dubai the naman. land of gold. The land of gold. So, nandito ako sa Dubai. Dalawang araw ako dito. May mga minita kong mga friends, mga beauty queens, sila Angelia, tapos si Iris, ikitain ko din. Tapos nag-shopping ako ng konti. Tapos nagpa-pierce ako ng tenga. Galing ako sa mall kanina, buong araw ako nasa mall. Hindi ba masakit? Ngayon nararamdaman ko medyo mainit siya. Parang hindi masakit eh. Hindi sakit pero mainit. Pero so noong una, ito nangyari. Matagal ko nang iniisip 'to na gawin eh. Matagal na akong tumitingin-tingin ng mga picture, kung ano yung gusto ko. Tapos nag-inquire na rin ako sa Pilipinas pero hindi natutuloy. Kasi natatakot ako, so lagi kong binabawi. Yung magtatanong ako tapos biglang ayoko na pala. Ganyan. Noong kanina, sabi ko sige na, ito na, magpapapierce na ako. Nakahanap ako ng ng store na maganda sa mall. As in, medyo high-end siya. Tsaka, importante kasi, syempre, malinis. Mm-hmm. Tapos, yung ilalagay din sa'yo is, yung hindi ma-infect, so tunay dapat, 'di ba? Oo. So, sterile talaga. Tapos ito na. Pumunta na ako doon. Nasa loob na ako, tapos nagtanong-tanong na ako sa kanya, sa nag-aasikaso sa akin. Tapos sabi niya, pwede daw ako maglagay dito, ganyan. May mga tinuro na siya. Tapos meron silang mga, may stick silang mahaba eh, tapos ilalagay nila yung jewelry doon sa dulo. Tapos parang may imagine mo kung ano yung itsura niya pagka nilagay doon. Mm. Ididikit-dikit, ganyan. Maganda naman, pero sabi ko, hindi pa ako ready magpa-pierce ng cartilage kasi mas matagal yun mag-heal at baka masakit. Sabi ko, earlobe lang muna. Mm-hmm. Earlobe. Tapos, nung nakita ko na yung mga jewelry na pinakita niya, tapos nung nakita ko na yung presyo, na-blurred ako. Sabi ko, kumala, nakakaloka. Tapos medyo nag-hesitate ako kasi sabi niya sa akin, hindi ko daw pwedeng tanggalin ng 3 months. Hmm. Eh may shoot ako, pag-uwi ko ng Pilipinas, yung mga ibang shoot, ayaw naman nila ng ganito eh. Baka may brand na gusto nila malinis lang, papatanggal. Hmm. Sabi ko, ala baka, paano pag pinatanggal to sa commercial? Sabi ko, paano? Tapos sabi ko, teka muna, wag na lang muna kasi akala ko pwedeng tanggalin eh. Kala ko pwedeng tanggalin. So sabi nila, no, we don't advise. Gano'n ba katagal mong tatanggalin? Sabi ko, a few hours. Siyempre, nagsushoot. A few hours, hindi mo suot. Sabi nila, pwede naman daw, kaso mas matatagalan yung healing time. Kasi parang sugat yan eh. Oo, tsaka pagka baka, tinanggal, baka magsara. Magsara. Oo. So anyway, di sabi ko, sige, pag-iisipan ko muna. Tapos, umalis ka. Oo, umalis ako. Kasi hindi ko pa alam, gusto ko ba pareho o isa lang? Ano ba, dalawa ba gusto ko? Ano ba? Parang hindi pa ako sure na sure. So sabi ko, sige, teka muna. Ayoko nang hindi ako sure. Babalik na lang ako next time. Total, papadalas naman ako dito. Di, naglakad na ako. Malayo na yung nalakad ko. As in, ano na ako, iuwi na ako. Mm-hmm. Tapos, dala ko pa yung mga gamit ko. Medyo mabigat, ganyan. Tapos, bigla akong naisip, andito na ako eh. Pabalik pa ako bukas. Sabi ko, pabalik na naman ako bukas dito. Andito na ako. Nahanap ko na to. Maganda naman. Di naman to parang, alam mo yun? Di naman to parang, how shall? Sige na. Oo. Sabi ko, matagal ko nang iniisip to eh, ba't pa ako nagtatakot? Sabi ko, ay nako, di bumalik ako. Mm. Bumalik ako. Di, ako na naman. Nakita na naman nila ako. Sabi ko, pero yung nag-asikaso sa akin nung una, mga umalis na kasi 7 p.m., out na sila. So may bago na akong kausap. Tapos sinabi ko, nandito ako kanina, sure na ako, gusto ko na siyang gawin. Tapos mababait naman sila, ginaid din ako, marami doon talagang kinakamahan sa office na ganyan. So, di na mimili na kami, sabi ko, sige, babayaran ko muna, kasi ang mahal eh.
Tsaka baka sumuka yung credit card ko. Mm-hmm. Kinakalculate ko sa isip ko, sabi ko, ala, may chance na sumuka na siya. Alam mo yun? Mm-hmm. Pero nagbayad naman ako ng bill kanina. Binayaran ko naman ang buo. Kaso, binayaran ko kasi gabi na sa Pilipinas. So sabi ko, hindi pa ito pumapasok. Uh-huh. Yung payment, hindi pa nagre-reflect. Sabi ko, sige, sige. Sabi ko, ano mo na, iswipe mo na. Nung sinwipe niya, pumasok. Naku. Sabi ko, ay, meant to be. Wala nang urungan. Alam mo ba, habang binibigay ko yung credit card, kung sinasabi kong gano'n, si BDO ang magde-decide kung gagawin ko to o hindi. Si BDO ang magde-decide kung magpapapiercing ako today o hindi. Pumasok. Naku. Sabi ko, ala, wala nang atrasa na bayaran ko na. Di lalo kong kinabahan. Tapos, ayun, na napirmahan ko na, may pirmahan pang nangyari. Ko, grabe pala to, yung proseso ko. Kasi syempre, ano eh, merong waiver, kailangan mong sabihin kung meron kang mga sakit, or may dapat pa silang malaman sa health mo, ganyan. Di okay na. After a few minutes, pumasok na ako dun sa room kung saan gagawin yung piercing. Tsaka, mukha talaga siyang ano, medyo, alam mo yung pamalinis talaga. Mukha talagang update. May mga... Parang clinic? Oo, parang clinic. Ganon. Tapos, sa machine yung mga ano pang sterilize. Ay, mga pang pierce na sa machine mm-hmm. na pang sterilize para malinis talaga. Tapos, bawat tenga, palit ng gloves, ganyan. Medyo maano sila, maayos. So, di naman medyo, maayos talaga sila, malinis. Tapos minarkahan niya muna para pantay. Tapos tinanong niya ako, ito na ba yung pinakamalaki mong hikaw? Kasi iuusod ko siya kung gusto mo. Kasi kung magsusuot ka ng mas malaki, iuusod ko pa para may masuot ka pang malaki. Ganyan. Sabi ko, hindi. Yung mga ganito lang ganyan. Di, anyway, napantay na namin. Mm-hmm. Tapos nung ilalagay na niya, sabi niya, hindi kita isa-surprise. Sasabihin ko sa'yo pag ipapasok ko na. Sabi niya, oh, sabi ko, okay, sige. Irish na bagets yung gumawa. Kababait siya. Tapos, sabi niya, okay, hingang malalim. Tapos, tapos na. Andun na yung hikaw. Sabi ko, okay. May ano lang, may konting kirot lang. Mas masakit pa yung ano, yung pa-vaccine. Mas masakit pa. Kasi yung vaccine, di ba, parang nasuntok ka sa kamay. Nasunto ka sa braso. In the second day. Second day. Mababigat po. Mm-hmm. Magkakaalam. So, ito na. Di, pinasok na niya. Tapos kabila naman, pinasok na niya. Sabi niya, alam mo, madalas, yung mga nagpapapiercing, bumabalik. Gusto pa nila ulit. Sabi ko, lo. Anyway, ayan, maganda na. Maganda naman siya. Oo, parang iisang higaw lang. Para magkakabit. Dalawa pin na. Mm-hmm. Parehong side pit. Sabi ko, kung hindi tatanggapin yung credit card ko, isa na lang muna. Pumasok. Ulo. Yung mahal yung ikaw eh. Hindi yung service ng piercing. Ah, ikaw okay. Ang... So walang-wala yung mga diamonds na binigay ko sa'yo. Parang nagmukhang bituin lang. O hindi, pwede kong itabi dyan. Mukha ba malaki? Hindi naman to sobrang laki. Oh, maliit pwede lang. Kong itabi dyan. Ah, okay. Magiging magkapatid sila. Parang ganun. Isusot mo yung binigay ko sa'yo, ha? Oo. Pati nga yung mga binigay. Alam mo ba nakadalawang bigay ka na nung cross? Oo. Dalawa na yun eh. Mm-mm. Magkamukha nga eh. Susot mo minsan? Buy one take one. Hindi ah. Nag-iipon talaga ako ng mga alas noon. Sa Germany. Unti-unti ako nagtaan. May tumatawag sa akin. Oh, sige. Wait lang ah. Sasagutin ko lang to. Okay. Ayan guys, hintayin lang natin si ate kasi meron daw tawag. Sino kaya yun?
Sino yon? Yung pagkain ko, dumating na. Ah, okay. Sige, kainin mo na. Ay, may nagpadagdag ako ng sauce, yung sweet chili sauce. Maliit lang eh. Sabi ko, medyo, sabi niya, gusto niya yan. Sabi ko, oo, malakas akong gumanon yan. Sabi ko, kulang. So anyway, gusto mo ba ng room tour muna? Sige, room tour. Bago kumulo. Sige. Oh, room tour tayo. So, hindi naman kalakihan yung room ko. Kasi, mag-isa lang naman ako dito. Pero, tsaka baka i-chismis ako ng mga tao na galit kami ni Jeremy. Hindi kami galit, ha? Gusto ko lang. Bakit ba? Oh, alam mo naman yung mga tao, pagkawala siya, nag-aaway, tsaka, din kasi siya ngayon. So, okay lang din para na ako mag-shopping ako. So, eto muna. Tinan mo, meron silang pag-gift sa akin. Wow. Meron pang corona, oh. Ay, gawa sa chocolate yung corona. Oo, gawa sa sugar. Wow. Pwede siyang kainin. Galing. Sinuot. Balik ko na ulit. Anyway, ito yung ko, aking bathroom. Bukas, ano-ano ko dyan, aura-aura ko dyan. Tapos, meron akong gagawing video dito bukas, magbablog ako ng skincare dito bukas. Okay. Tapos, dito ko nagme-makeup. Dyan. Tapos, meron silang pa flowers. Ayan, yan. Gawa ng mga Pinay, no? White nila, no? Sweet nila. Oo. Pagka, alam mo, actually, sobrang generous ng mga Pilipino. Pagka alam nilang Pilipino ka din, bibigyan ka nila lagi ng extra, ng something, ganyan. Extra pillow, extra tao, extra lahat, extra. Extra sabon, extra shampoo. Pero hindi ako abusadong mag-request, ha? Hindi ako garapalan. Tapos ito yung bed ko. Ganda. Parang Reyna ang matutulog. Parang beauty queen. Ay, beauty queen parang, ka nga pala. Ganda pala niyan sa gabi. Ito, dagat to. Yan, lahat yan, dagat yan. Dagat. So, alam mo ba kung nasan ako? Nasa The Palm ako. Yung The Palm, ito yung man-made na mukhang shell, na yung mukhang shell na ganun. Nakita mo na yun? Hindi pa. I-google ko. Oh, pagka ginugle mo, search mo yung The Palm, lahat to man-made. Hindi to tunay na isla. Mm-hmm. Pagtayo sila ng mga hotel, ganun sila tayo. Ano yan, dati yan? Ano? Disyerto? Dagat. Ah, dagat. Tinambakan. Oo. Ayan na yung aking pasos. Grabe si ate, ano? Nagbibiyahing mag-isa. Talagang, independent. Grabe. Thank you so much. Yes, can I come back now? Miss Pia, sorry. I just like your privacy and make your life. No, you want to picture? After po sa'yo. Miss, sige na. Picture mo tayo. But, sige na. Ako. Thank you so much. But,
rest assured, I will post it. Yung mask mo. Okay lang. Para sulit. Maraming salamat po. Thank you, Dad. Thank you so much. Okay. Nagpa-picture sila? Oh, isa lang siya. Tsaka, mag-ano siya, magalang. Tsaka sabi niya, yung privacy ko daw, nahiya siya, ganyan. So, ako na nag-offer, sabi ko, oh, nasan yung cellphone mo? So, anyway, isert, kung isa-search mo yung The Palm, makikita mo na man-made siya. Mm-hmm. Man-made ang The Palm. Tapos, ano, merong part na puro hotel, tapos meron ding part na, I think may part din na residential. Pero, ano to, lahat to man-made. Kaya ano eh, di ko alam kung binibiro lang ba nila ako noon, pero nag-earthquake kasi dito nung last week. Mm-hmm. Bihira pala magka-earthquake dito, bihirang-bihira. At naramdaman ko talaga, ako mabilis akong makaramdam ng earthquake. Talagang ang senses ko, medyo ano eh, heightened eh, parang, ala. Tapos yung mga, nung na-check ako sa Twitter, nagpapanik sila. Kasi, mm-hmm, syempre, marami dito, man-made eh. Mm-hmm. Ewan ko, I'm sure safe. May nakapagtayo ng mga hotel na galalaki, di ba? Syempre safe. Pero, may kaba pa rin. Nung nag-skydive ako, 4 years ago, nakita ko yung The Palm galing sa sky. Ito ko siya. Ganun talaga yung shape, nakaganun. Ganda. Kain po tayo, guys! Meron ako ditong french fries, salad. Ito, paborito ko, quinoa salad. Tapos ito, chicken. Tapos, of course, my favorite, di pwedeng wala, ang sweet chili salt at chili flakes. Ang paborito kong combination. Kain ako ha. Oo, sige, kain ka. Huwag kang mahiya sa amin. Hindi ako nahiya. Susubo lang ako ng konti, tapos bubuksan ko yung champagne. Wow, pa-champagne-champagne pa si ate. Patalagang parang nakakawala sa kulal. Ay, kulal. Parang nakakawala sa kural. Bigay eh, libre. Ah, libre nga pala. Malit lang naman ang ano niyan eh, ang alcohol content. Kaya lang, syempre, pagka ano, nakakalasing din yan eh. Hmm. Tsaka nakakamanas. Oo, nakaka-bloated, ano? Mm-mm. Bukas iba itsura mo. Masaya ka ngayon, pero bukas iba itsura mo. Hindi pa ako nagla-lunch, hindi pa ako nagde-dinner. Magte-10 p.m. na. Ilang subok pa lang ako. Masarap yung pagkain, pero parang parang nabigla yung shampoo. Parang, okay. Masarap kasing kumain yung pagbutong na ito. O, pagka nalipasan na ng gutom, parang wala ka ng gana, di ba? Wala dong gana, pero nakalos na ubus na. Halos na ubus na yung french fries. Nako. Nabuksan ko na. Yes! Baka mamaga yung ano ko, yung piercing ko, magdugo. Nag-heal pa, uminom pa. Years ago, sa kalasingan, nahilo ko. Punta ako sa CR.
Late pa naman ng space ng aeroplano, yung CR. Diba? Bago ka makapagubad na ganyan. Tapos ang liliit ng lababo. Oo, ang liliit ng lababo. Yung gumaganon. Oo. Gumaganon yung tubig. Mm-mm. Makalat. Nang basa yung sahig. So ito, nung galing kami sa Saudi, si Jeremy, may kaibigan na may private plane. Mm-hmm. Private plane siya. Tapos, casual. Napakayaman, bilyonaryo eh. Sabi, oh, mag-isa lang ako doon sa aeroplano ko, gusto niyo ba sumabay? Papuntang Abu Dhabi. Parang sasakay lang ng jeep. Mm-hmm. Parang ano lang. Parang makikisakay lang sa sasakyan. Mm-hmm. Ganon. O sabi, oh, sige, passport niyo. May ano pa ako, may space pa ako doon sa aeroplano. Ang ganda ng aeroplano niya. Bed. May lounge area. Tsaka, sorry, hindi private plane. Private jet. Kasi, tatlo yung engine ng aeroplano. Tapos, hindi siya yung bastang aeroplano na yung pag nag-take off, dahan-dahan. Mm-hmm. Ganun, oh. Gumanon talaga kaming lahat. As in, grabe. Parang naiwan yung kaluluwa mo sa baba. mabilis na aeroplano. Yung ganun. Anyway, may mga kasabay kami na iba pa ng mga kaibigan ni Jeremy. Yung isa doon, pumunta sa CR, dala yung cellphone. Tapos, siguro nagsa-cellphone siya, lumusot. Umasok na ganun. Yung cellphone? Oo. Tapos, nakuha. Na-flash. Nawala na. Nawala yung cellphone. Oh, God. Tapos ang pinapahanap namin na para, oh, baka naman nasa likod nung may ano yung napupuntahan yan. Hindi daw. Nasa ano na daw yun. Nasa langit na. Doon ba nagpa-flash yung mga sa langit? Hindi ko alam eh. Pero baka sa aeroplano na yun, ganun. Hmm. Ang alam ko yung mga malalaking aeroplano, meron yung ano sa... Meron yung parang tank. Oo. Tapos nandun nakatago lahat ng mga pooks, mga wiwi. Mm-hmm. Pero siguro yung maliliit lang. Hindi naman siguro. Ano, kasi paano pag ano, di umuulan ng doon sa ano, sa Maguindanao. Diyos ko! Huwag naman. Hindi naman siguro ganun yun. Bawal yun, oh. Biglang umulan ng ita, eh, may dumaan na jet. Nakaswerte yun. Di ba sabi nila, pagka natihang ka, swerte. Ng ibon, oo. Pero yung kain ng tao, kamalasan na yun, ano? May mga tanki yun. Eh, wala na. Hindi na-retrieve yung cellphone. Completely. Tapos, umupo ako doon sa may pilot. Kasi natatakot ako eh. Sabi ko, siguro kailangan ko umupo sa harap para di ako matakot. Di doon ako sa likod ng piloto, binigyan ako ng ano? Earphone. Headphone. Sabi, makinig ka. Narinig ko lahat. Kung paano nila kausapin yung traffic control, yung tower. Tapos naririnig ko yung instructions ng tower. Kung saan. Kailan bababa, saan maglalan, saan ganyan. Tapos, pinanood ko lahat. Ang tower pala yung nagsasabi sa'yo kung kailan ka bababa. Anyway, nung nagko-cruising na kami, yung pilot lumabas, nagtitimpla ng kape, casual. Well, sa bagay, may isa pa namang piloto eh. Uh-huh. Pero, alam mo yun, sabi, pa ng kape, pero yan o, kalmado lang. Ako para, uy, bumalik ka doon. Nandito ka. Yun nga, ano, sa malalaking aeroplano, natutulog yung mga pilot pagka, ano, natutulog din tayo. Meron silang higaan doon. May shifting sila. Mm-hmm. May shifting. Tsaka natutulog yung mga, ano, yung mga stewardess. Nakaupo nga lang.
Hindi, merong mga higaan. Kasi meron, minsan nakikinichika ko sila, eh, tinatanong ko, saan na higaan? Merong ibang aeroplano yung malalaki. May ano yung, may second floor. Na ano, na hindi halata. Na hindi mo nakatago. Silang higaan. Meron. O sige, magpahinga ka na. Haggard na itsura mo. O sige. Hey guys, thank you so much for watching. Kita-kita ulit next time. Don't forget to like, subscribe, and share. Exit ko na? Mm-hmm. Good night. Night. Love you. Love you. Bye. Bye.